Mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, may idea na kayo sa bago nating project. So, ito eh 32650 lithium ion phosphate battery. So, nabili natin to online, gagawa tayo ng battery pack gamit ang mga battery na to. So, bago natin simulan yun, test muna natin yung mga voltage nila. So, ang full charge nito ay 3.6. Ang gagawin nga pala natin is 4S 4P para sa 12 volts na battery pack. So, test natin isa-isa mga ka-DIY. Kita nyo ba? Yan o. Kakarating lang nito mga ka-DIY. Oh. 3.6. Ay, kita nyo ba? Para makita nyo mga ka-DIY. Yan. Mga ka-DIY, yung battery natin, halos same naman sila ng mga voltage. Lahat 3.6 volts. Mga ka-DIY, kung bubuo kayo ng katulad nito, 16 pieces na lithium ion phosphate na battery, ang bilhin yung cabling wire, magdalawa kayo. Kasi yung isa bitin, hindi umabot mga ka-DIY. Kulang yung cabling wire natin. Bungi. Ayan. Ito, nakabitan. At saka ito, at ito. Kaso, bitin yung isang tabing wire lang, yung isang metro kapag in-order natin. Dapat, dalawang metro yung orderin nyo para sapat. Hindi kayo makakapos. Mga ka-DIY, yan, pinaralal natin tong battery pack natin para make sure bago natin buuin yung battery, yung 12 volt cell natin, 12 volt battery pack natin, i-make sure natin na same voltage lahat ng battery natin.
Kaya kunonek ko sila in parallel. So, siguro isang araw or higit pa, okay na yun para ma-make sure na lahat sila same-same ng voltage. Kasi pag pinaralel mo yan, halimbawa may mababang voltage, tendency is yung higher voltage pupunta dito para ma-balance out sila. So, tingin ko naman balance na to kasi 2 days, more than 2 days na to. So, from parallel, gagawin na natin siyang 12 volts na battery pack. So, ito temporary lang naman itong mga wire na to. So, madali kong tanggalin yan. Luluwagan lang natin yung mga nuts. Ayan, madali lang ito tanggalin. Tapos mga ka-DIY, kulang kasi yung nick, ito, kulang yung tabing wire ko. So, ito na lang yung gagamitin kong pang-connect. Medyo makapal din naman tong wire na ito, yung mukha lang manipis. Pero makapal yan, tsaka matigas siya. Tsaka hindi ko naman to gagamitin sa high current application eh, kaya okay lang. Pang ano lang to, mga 12 volts na load, router, ganun, pang charging ng cellphone, okay lang yun. Pero kapag gagamitin nyo siya sa mga high current application, dapat makapal yung wire na gagamitin nyo. Same din sa likod, luwagan lang natin yung mga nuts. Make sure na hindi nyo masushort yung positive and negative ng battery kasi delikado yun. Yan, dito na ulit yung apat natin na pack. 4P. So, para gawing 12 volts, kailangan natin ng 4S, 4P. So, babalik na rin natin yan. So, negative, positive, focus. Yan, negative, positive, tapos negative ulit, tapos positive ulit. Tapos, wala kasi akong battery holder, so nagtipid tayo. Pero kung gusto nyo may battery holder, pwede rin. Para mas maganda at saka mas madali ito gawin. Kung may battery holder, mas madali ito. Eh, since budget pack lang tayo, budget lang. So, tinipid ko na yung battery pack kasi may enclosure naman akong paglalagyan nitong pack na to. So, hindi ko kailangan ng holder. Hindi naman makikita eh. Nakatago na. So, ayan. So, positive, negative, positive, negative. Balikta rin natin. Ito, higpitan ko na to kasi ito yung magiging negative most natin. Tapos, ito dapat connected to. Balik natin. So, alahin natin dito. So, kailangan mag-series kaya pagkoconnectahin natin to. From negative most, positive, tas positive to negative. Tas ganun ulit, positive dito. Negative going to positive, positive to negative to positive. So ganun. Kasi kailangan natin ng 4 cell na series para magkaroon tayo ng 12 volts battery pack.
sigpitan lang natin. Ingat nyo na hindi to mag-short, kasi pag na-short nyo to, itong magkabila na to, posibleng masira yung battery or mapaso kayo or delikado. Lagyan natin ng tape para habang ginagawa natin, hindi natin accidentally ma-short. Kasi delikado pag na-short natin, mga ka-DIY. Ito naman kabila. Kung may tubbing wire kayo, pwedeng tubbing wire yung gagamitin na. Bitin kasi yung na-order ko, kulang. Kulang yung 1 meter kapag gagawa ka ng 4S, 4P na battery pack. Kaya improvise ako ng copper wire na lang. Since uulitin ko, maliit lang yung current na dadali sa mga battery nito kasi small application lang naman yung gagawin ko. Plus, apat naman yan eh. Kumbaga, apat yung connection nila. Hindi naman isa lang eh. So, maraming dadaluyan yung current. Sabi natin, kaya nito up to 2 amps. So, kaya niya 8 amps, diba? Eh, hindi ko naman iraran ng ganun ka bigat. Yan. Connected na to. Lagay tayo ng tape for safety, anti-short. Temporary lang naman to kasi wala pa yung Kepton tape. Mas maganda yung Kepton tape kasi thermally hindi siya masusunog. Ito, improvise tayo ng masking tape. Iwas short lang, iwas short. Tapos, ito naman, yung gitna. Kasi ito yung positive most na, ito yung positive natin, ito yung pinaka-negative natin. Ingat sa short. Baka ma-short ka pa eh, takpan na natin mga ka-DIY. Tsaka ito, baka mapagdikit ko pa eh. Takpan pa natin mga ka-DIY. Na-short natin eh. Napaso ako. Mainit. Yan. Safety na tayo. Napaso ako. Masakit. Mga ka-DIY ha, iwasan nyo ma-short yung battery kasi kaya niya produce ng high current, masisira yung battery o posible pa kayong mag-cause ng sunog. Safety,
bawal ma-short. Sayang yung battery mga ka-DIY, mahal. Kung may Kepton tape, ha, Kepton tape yung gamitin nyo. Ito, temporary lang to, temporary. Di pa kasi dumarating yung in-order natin na Kepton tape. Yan. So, ito yung positive natin na terminal. Tapos, ito yung negative. Yan. Yan yung negative. Kakabit natin yung BMS. Ito yung nabili kong BMS. Since maliit lang yung application natin, ito kaya nito up to 30 amps na load. Okay, sana maganda. Tabi muna natin. Yeah. Natin yung BMS. Natin namumurahin. Pag sa mga malalaking application, huwag nyo nang tipirin yung ganito. Ito kasi nagtatry lang. Tingnan lang natin kung maganda. Kung pangit, hindi ko i-re-recommend. Ito yung balance lead niya. Dito nyo ito ikakabit. So, ito, kakabit natin sa battery. Ito sa negative most. Dito negative. Tapos yung next, yung pula, dun sa positive sa kabilang side. Tapos yung dilaw dito naman sa gitna. Tapos itong puti dito. Tapos ito namang yellow dun sa kabilang side. Tapos ito yung pinaka positive dito. Try natin. Temporary lang tong mga ka-DIY ha. Susubukan ko lang. So kabit natin yung negative, pinaka negative. Yan, pinaka-negative. Pinaka-negative. Tapos pinaka-positive. Ay, hindi pa pala. Tapos yung positive side naman. Dito. Temporary lang ito mga ka-DIY ha. Kasi may gagawin pa ako dito eh. Pero sinisetup ko lang para makita nyo na kung paano natin ito dapat buuin. Proper talaga nito, dapat hinangay nyo para sure na nakadikit siya. Sure na may contact. Tapos next wire, yung dilaw naman, ay yung kulay puti naman. Tapos yung kulay dilaw naman. Yeah.
And yung last is yung pinaka-positive, which is ito. Ay, dito natin sa pangalawa itabi. Detail cable management, mga ka-DIY. Balance lead na to para dito sa BMS eh. So after natin makabit ng ganyan, isasalpak mo na siya ganyan. So yung negative most dito yon, B negative. Tapos yung dito B positive. So yung pinaka negative natin yung black, tapos yung pinaka positive natin is yung orange. Kaya pag ikakabit mo yung ganyan, ayan. Naso baligtad. Baligtad yung ito, tong balance lead, kasi tingnan mo, ganyan, no? So, mali yung pagka-connect natin. Ulitin ko, ah. Pero, yun, yun yung mali. Mali yung kasamang balance lead nitong BMS na to is ito, hindi tama. Yung color coding. So, okay lang naman yun. Kaso, syempre, kapag ikaw baguhan ka, mali yung pagka-connect mo kasi ganyan siya dapat. Kaso, black to, eh diba nakalagay dito, B positive. So, medyo malilito ka kasi bakit iba yung kulay. So, ayun, tatanggalin natin ulit mga ka-DIY. So, okay, update na lang. Yan mga ka-DIY, nakabit na natin yung balance lead. So, yung negative most natin is kulay orange, and yung positive most natin is kulay black. So, kapag bumili kayo ng ganitong mumurahin na BMS, check nyo, kasi posibleng ganitong connector din yung mabigay sa inyo, or ganitong balance lead din yung mabigay. So, if magbe-base ka sa kulay, baka malito ka sa connection. Basta yung pinaka dito na side, dun yung pinaka negative na part ng battery, tapos next nun yung positive, tapos yung kabilang side, dito yung 3.2, 6.4, 9.6, tsaka dito yung 12.8. Yan. Next na ikakabit natin is ito, negative. So magkabit din tayo ng from the negative most natin papunta dito, tsaka from positive papunta dito sa B plus. Tapos dito natin ikakabit yung charger o kaya load tsaka load sa P negative tsaka P positive. Okay? Ito wala na to, kahit wala na yan, kasi meron namang balance lead.
wala naman umusok mga ka-DIY, so tingin ko okay pa. Measure natin yung output voltage dito. Yan mga ka-DIY, yung output voltage ng BMS natin is nasa 13.3. Kanina 13.4 nung nirekta natin tong cell meter na to. So yan. So working naman tingin ko. So kapag bubuo ka ng battery pack, yan, halimbawa 4S, 4P, ganyan na yan. Kumbaga, i-connect nyo lang ng permanente kasi ito, temporary setup. Inipit-ipit natin ng nuts. Pero kung sa actual setup, syempre, ihihinang mo yan o kaya lalagyan mo ng terminal lug dun sa dulo ng mga wire. Pero technically, kapag bubuoin mo, ganito na yung setup mo. Ilalagay mo lang to sa enclosure para siyempre protected yung battery. Hindi masu-short. Tapos itong BMS natin para sa over-discharge, discharge, overcharge, overload protection, tsaka balancing. Yun yung function nito. Kaya kailangan natin ito. Yun, mga ka-DIY. Ganyan na yung pagbuo ng battery pack. Diba? Madali lang.